Ezra. Ang mga bumalik galing sa pagkabihad kasama ni Ezra. Ikawalong kabanata. Sinabi ni Ezra, ito ang mga pinuno ng mga pamilya na sumama sa akin sa Jerusalem galing sa Babylonia noong panahon ng pagkahari ni Haring Artaxerxes. Si Gershom na galing sa pamilya ni Phinehas. Si Daniel na galing sa pamilya ni Itamar. Si Hattush na anak ni Shekaniah na galing sa pamilya ni David. Si Zacarias at ang 150 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Paros. Mayroong talaan ng mga ninuno nila. Si Eliehonai na anak ni Serahiah at ang 200 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Pahat-Moab. Si Shekaniah na anak ni Jahashel at ang 300 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Zatu. Si Ebed na anak ni Jonathan at ang 50 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Adi. Si Jeshaya na anak ni Atalia at ang 70 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Elam. Si Zebadiah na anak ni Mikael at ang 80 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Shephatiah. Si Obadias na anak ni Jehiel at ang 218 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Joab. Si Shelomit na anak ni Josephiah at ang 160 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bani. Si Zacarias na anak ni Bebai at ang 28 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bebai. Si Johanan na anak ni Hakatan at ang 110 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Asgad. Si Eliphelet, si Jewed at si Shemaya at ang 60 lalaking kasama nila na galing sa pamilya ni Adonikam. Si Utay at si Zakur at ang 70 lalaking kasama niya na galing sa pamilya ni Bigbai. Ang pagbalik ni na Ezra sa Jerusalem. Tinipon ko ang sasama sa akin sa Jerusalem, doon sa ilog na dumadaloy papunta sa lugar ng Ahaba. Nagkampo kami roon ng 3 araw. Nang tingnan ko ang talaan ng mga tao na sasama sa akin pati na ang mga pari, nalaman kong walang mga Levita roon. Kaya ipinatawag ko ang mga pinuno ng grupo na sina Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Harib, Elnatan, Nathan, Zacarias, at Meshulam, at ang 2 matalinong tao na sina Joyarib at Elnatan. Pinapunta ko sila kay Ido na pinuno ng lugar ng Kasifiya para hilingin sa kanya at sa mga kamag-anak niyang utusan sa templo na magpadala sila ng mga tao na maglilingkod sa templo ng Diyos. Dahil tinulungan kami ng Diyos, ipinadala nila sa amin si Sherebiah kasama ang kanyang mga anak at mga kapatid niyang lalaki na ang kabuuang bilang ay 18. Si Sherebiah ay maabilidad na tao at mula siya sa pamilya ni Mali na lahi ni Levi. Si Levi ay anak ni Israel. Ipinadala rin nila si Hashabiah at ang mga kapatid at mga pamangkin nitong lalaki na 20 ang bilang. Kasama si Jeshaya na galing sa pamilya ni Merari. Ipinadala pa nila ang 220 utusan sa templo. Ang mga utusan sa templo ay pinili noon ni Haring David at ng mga opisyal niya para tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang mga pangalan nila. Nag-ayuno at nanalangin sina Ezra. Doon sa tabi ng Ilog Ahaba, sinabi ko sa grupo na mag-ayuno kami at magpakumbaba ng mga sarili namin sa presensya ng aming Diyos para hilingin sa Kanya na ingatan kami sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at mga ari-arian. Sapagkat nahihiya akong humingi sa hari ng mga sundalo at mga ngabayo na magbabantay sa amin laban sa mga kalaban habang naglalakbay kami. Dahil sinabi na namin sa hari na tinutulungan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pero galit na galit siya sa mga nagtatakwil sa Kanya. Kaya nag-ayuno at nanalangin kami sa aming Diyos na ingatan niya kami at tinugon niya ang dalangin namin. Ang mga handog para sa templo. Pumili ako ng 12 tao mula sa mga namumunong pari, hindi kabilang sina Sherebiah, Hashabiah at ang 10 sa kamag-anak nila. Pagkatapos ipinagkatiwala ko sa kanila ng walang kulang ang mga pilak, ginto at mga kagamitang ibinigay ng hari.
at ng mga tagapayon niya at mga opisyal at ng maraming Israelita bilang tulong sa templo ng aming Diyos. Ito ang aking ipinagkatiwala sa kanila, 22 toneladang pilak, 3 toneladang kasangkapang pilak, 3 toneladang ginto, 20 gintong mangkok na mga 8 kalahating kilo, 2 tansong mangkok na pinakintab na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa mga pari, kayo at ang mga kagamitang ito ay ibinukod para sa Panginoon. Ang mga pilak at ginto ay handog na kusang loob sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ingatan niyo itong mabuti, hanggang sa madalan niyo ito sa mga bodega ng templo ng Panginoon sa Jerusalem na walang kulang, sa harap ng mga namumunong pari, mga Levita, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita. Kaya kinuha ng mga pari at ng mga Levita ang mga pilak, ginto, at mga kagamitan na walang kulang para dalhin sa templo ng aming Diyos sa Jerusalem. Ang pagbalik sa Jerusalem. Umalis kami sa Ilog Ahava at naglakbay papuntang Jerusalem ng 12th araw ng unang buwan. Tinulungan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa mga kalaban at tulisan habang naglalakbay kami. Pagdating namin sa Jerusalem, nagpahinga muna kami ng 3 araw. Nang 4th araw, pumunta kami sa templo ng aming Diyos at ipinagkatiwala namin ang mga pilak, ginto at mga kagamitan ng walang kulang kay Meremoth, na pari na anak ni Uriah. Kasama niya si Eleazar na anak ni Phinehas at ang 2 levita na sina Josabad na anak ni Jeshua at Noadia na anak ni Binwi. Binilang at tinimbang ito lahat at inilista. Pagkatapos, ang lahat ng bumalik galing sa pagkabihag ay nag-alay sa Diyos ng Israel ng mga handog na sinusunog, 12 toro para sa buong Israel, 76 na lalaking tupa at 77 batang lalaking tupa. Nag-alay din sila ng 12 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Ang lahat ng ito ay ang mga handog na sinusunog para sa Panginoon. Ibinigay din nila sa mga gobernador at mga opisyal ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates ang dokumento kung saan nakasulat ang utos ng hari. At ang mga pinunong ito ay tumulong sa mga mamamayan ng Israel at sa templo ng Diyos.